kapangyarihan na nasa iyo at nasa akin. At itong kapangyarihan ito ay kailangang ating gamitin. Una ay sa ating personal na buhay. At ito ay dadaloy sa ating paligid. Ang titulo ng mensahe, Believe the Power in You. Paniwalaan mo ang kapangyarihang nasa sa iyo. Marami po tayong gustong gawin. Pero ito kaya ay eksakto sa gusto ng Panginoon. Kaya yun po ang ating pag-aaralan ngayon dahil kailangan ng bawat Kristiyano ang salita ng Diyos. Kaya kailangan tuloy-tuloy ang inyong pakikinig ng salita ng Diyos. At ito ay magpapalago, magpapaunlad sa pangarap na nasa sa inyo at yung kapangyarihan na kayang isakatuparan yung pangarap na iyon. Nasa iyo ang kapangyarihan. Sabihin mo sa iyong katabi, nasa iyo ang kapangyarihan. At ika'y nilikha na walang katulad. Sabihin mo, ika'y nilikhang walang katulad. Eh, huwag ka ng gaya-gaya kung paano magdamit, kung paano mag-ayos ng buhok. Ikaw po ay original. At walang tao na magkatulad ang fingerprint. Sa 7 bilyong mahigit na tao sa ibabaw ng lupa, ito po'y magkakaiba. Di po ba napakagaling ng Diyos? Kaya kailangang maintindihan mo yung original na pagkalikha sa iyo. At dun sa inyong mga ibinulong sa akin, ako po ay natuwa sapagkat natuklasan ninyo yung mga bagay na nagpapahirap sa inyo. At yun po ay maganda. Sapagkat yung pagkatuklas mo ang simula ng paglaya. Iulitin kong muli, yung natuklasan mong nagpapahirap sa iyo dahil yun po ay nagbibigay ng kalungkutan, nagdudulot ng galit, at pagminsan, nagdudulot ng katamaran na manalangin. Tayo po ay manalangin. O Diyos aming Ama, bawat isa ay dapat maging malakas sa kalooban. We have to be strong internally. Kaya tulungan mo ang bawat isa sapagkat sa tibay at tatag ng aming kalooban, hindi kami madadaig ng kapaligiran. Malwalhati ang banal at dakila mong pangalan at patuloy ang Espiritu mo ang makapagturo sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaya dun po sa mga narinig ko, yan po ay nangyayari sa lahat. Tatanungin ko kayo, gusto mo ba ay pangkaraniwan lang ang buhay mo? Gusto mo ba pag namatay ka ay sa pangkaraniwang hukay ka lang? Gusto mo ba pag namatay ka ay yung mumurahing ataon lang ang pagsisidlan sa iyo? Sabagay, hindi naman natin makikita. Pero atin pong pansinin, kailangan mabuhay ka sang-ayon sa itinakda ng Diyos. Ngayon ang katanungan, ano nga yung takda ng Diyos? Meron bang liwanag tayong makikita sa ating pag-aaral tungkol dun sa itinakda ng Diyos? Tayo ba'y nabubuhay lang para mag-aral, magtrabaho, makapagtayo ng bahay, magkaroon ng sasakyan, magretiro, at mabuhay sa pension at hintayin na lamang ang kamatayan? Ganun lang ba ang buhay? At ang tuwirang isasagot ko dyan, hindi yun buhay. Ang totoong buhay, kahit matanda na, ay hindi namamatay yung pangarap.
Kaya kailangang naunawaan mo yung pangarap dahil yung pangarap ay galing sa pagkatawag sa iyo. So pansinin mo po, your calling, know your calling, because in that calling, a vision will be created. Pag alam mo yung pagkatawag mo, magkakaroon ka ng pangitain. Magiging kang napakahusa at magiging pambihira. Kaya yung lalaking ikinwento ko na napakayaman na nagtatayo ng mga simbahan, pero yung simbahan ay walang tao. Kaya nagyaya siya ng isang mangangaral at ipinagsabi na mayroong bagong simbahan, at dun sa mangangaral na puno ng tao yung simbahan. Kaya napakahalaga po, to know your calling, you must first be converted. Para matuklasan mo ang iyong pagkatawag, kailangan magkaroon ng tinatawag na genuine conversion. Ikaw ba'y talagang Kristiyano? Huwag kayong sasagot. Kailangan po ang genuine conversion dahil dun po ang Diyos personal na magsisiwalat. Dun sa mga narinig ko, abala ka ay sa iyong pamilya, abala ka ay sa iyong anak, abala ka ay sa hanap buhay. Pero laging tandaan mo, if you are genuinely converted, wala kang magiging kaabalahan sapagkat wala kang panahon na maabala sapagkat nakatuon ka ay doon sa iyong pagkatawag. At hindi natin hihikayatin ang ating mahal sa buhay, hindi natin pipilipitin ang kanilang braso para sila ay maglingkod sa Panginoon dahil wala tayong kapangyarihan na gawin silang maglingkod. Ang ating tanging magagawa ay ang ating sarili ay baguhin natin. Amen po ba? So, ang unang misyon natin ay ang ating sarili. Kaya pag hindi mo natuklasan ang iyong pagkatawag, tayo magiging katulad ni Jacob. Sinungaling, mandaraya, nanlalamang lagi. Kaya nais kong inyong matutunan ano ba ang genuine conversion. Yung ginawa ninyo kaninang pagsusuko ng buo ninyong buhay. Eh bakit kaya si Jacob ay pinili ng Diyos, ay sinungaling, manlalamang at mandaraya? Kaya nga po, ating unawain ngayong gabi, kailangang matutunan mo ang pagkatawag sa iyo dahil nandun ang pangitain, at dun sa pangitain isisilang ang pangarap. From your calling, then vision will rise up, and then vision produce a dream. And to fulfill the dream, you need faith. Para magawa at maganap ang pangarap, kailangan mo ang pananalig, at ang pananalig ay ang kakayahang laging may pag-asa na mangyayari yung iyong pagkatawag. Kaya ako po ay katulad ninyo doon sa mga ibinulong ninyo, I can identify with you. Pero natuklasan ko na tanging ang buhay na relasyon at pananatili sa kapangyarihan ng Diyos, kailangan nga rin natin na kasama natin ang kapangyarihan ng Diyos para hindi tayo maaburido, para hindi tayo masaktan. Ang isang malaking katanungan ngayon, nung inuusig ba ang Panginoon, nagmura ba siya? Nung siya ba ay pinahihirapan, siya po ba ay nagalit? Nung siya ba ay ipako sa krus, siya po ba ay sumigaw ng Ama ko, sumpain mo silang lahat, mga anghel? Patayin mong lahat ang mga busong na ito? Hindi po. Siya po ay nanahimik. Bakit kaya? At alam mo ba na yung kapangyarihang na kay Hesu Kristo ay nasa iyo rin? Hindi po tayong gagawa para maging kalugod-lugod sa Diyos. Tayo po'y kinalugdanan niya, kaya tayo magkakasama gabi-gabi. Yun ang pagkakamali ng marami. They desire to be always right in the sight of God, and that is good. Pero mapapagod ka po.
Ito po ang sasabihin ko sa inyo, mapapagod ka po. Kapag ang gawain mo ay bigyan lagi ng kaluguran ng Diyos. Maganda po yun. Pero nais kong unawain mo kaiba kung naniniwala kang kinalulugdan ka ng Diyos at pag naniwala ka na ang Diyos ay maligaya sa iyo, magbabago ang buhay mo. Amen. Amen po ba? So, paanong mababago ang buhay ng isang tao ang laging paglapit sa Panginoon? Ako po, hindi karapat dapat sa iyo, Panginoon. Ako po, ay masama ang ugali. Ako po. That is not genuine conversion. A person that is converted believe that he is forgiven. Hello? So, paniwalaan mong ikay pinatawad at doon mag-uumpisa kung paano mangyayari yan, hindi ko alam dahil ito po ay personal na karanasan. Mismong ang Diyos ang magdidirekta ng ating buhay. Pero, yung iniuutos niya ay gawin natin. Dahil hindi niya gagawin yung kanyang iniuutos sa atin. Pag ginawa natin yung kanyang iniuutos, gagawin naman niya yung kanyang pangako. Believe the power in you. Bihira po sa ating kapwa mananampalataya ang buong sambahayan ay naglilingkod sa Diyos. Ano po kaya ang dahilan? Bakit kaya ang pamilya ay nagkakahiwa-hiwalay sa pananampalataya? At tayo po ay porsigido sa panalangin. Pero bakit parang walang nangyayari, nakakapagod? Ikaw naman ay tapat na laging nasa gawain, naglilingkod ka, nagtuturo ka, nagpapatutuo ka. Pero bakit ang pamilya ay parang inaasar tayo? At kadalasan, asartalo tayo dahil tayo ay napipika. Genuine conversion para magkaroon ka ng kakayahan na makapagtiis at makapagtiyaga at patuloy na ibigin ang masamang ugali ng mga mahal mo sa buhay. Sa Ephesians 1:17, dahil napakahalaga po na matuklasan mo yung kapangyarihang nasa iyo, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. So, atin pong unawain, ang atin pong pagtatagumpay ay sa pamamagitan ng wisdom and revelation. For what use? Saan gamit ang spirit of wisdom and revelation? Para makilala natin ang Panginoong Jesus. So, sino ang magbibigay ng spirit of wisdom and revelation? Ang Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang Ama ng luwalhati, ibigay sa inyo ang espiritu ng karunungan at kapahayagan para makilala si Jesus. Ang buhay na walang hanggan ay araw-araw na makilala natin ang Ama. Sampalatayanan natin ang Ama, makilala natin si Jesus at sumampalataya tayo kay Jesus. Ngayon, napakahalaga po nito sapagkat yung kapangyarihang nasa atin na gumagawa sa Ephesians 3:20. Now unto Him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. Iyo pong tignan yung word na according, sa Tagalog, sang-ayon. According to the power that worketh in us. Ano itong power that is working in you? Ano itong kapangyarihan itong tumatrabaho sa inyo, sa loob? Ito po yung spirit of wisdom and revelation. So the spirit of wisdom and revelation is working inside us. At ano ang
ginagawa ng Spirit of Wisdom and Revelation for us to believe that He is able. Para po tayo sumampalataya at maniwala na kaya niyang gawin. Ang alin, ano ang kayang gawin ng Diyos sa atin? To do exceeding abundantly above all. Kaya niyang gawin ng higit at masaganang masagana sa ibabaw ng lahat na ating hinihingi at iniisip. Maganda ang ating hinihingi, maganda ang ating iniisip, pero mas maganda ang balak ng Diyos ng higit kaysa ating hinihingi at higit sa ating iniisip. Gusto mo na magkaroon ng magandang buhay, higit pa rin ang gusto ng Diyos. Gusto mong mabuo ang iyong pamilya, higit pa rin ang gusto ng Diyos. Hindi lang ang iyong mismong personal na pamilya, pati mga kamag-anak mo, gusto ng Diyos na maglingkod lahat sa Kanya. Pero kailangang maintindihan mo yung kapangyarihang nasa iyo na tumatrabaho sa iyo 24 oras, araw at gabi. Huwag kang magiging mapusok na pupunta ka sa kung saan-saan na hindi ka makapangyarihan sa loob. Do not try anything unless you are sure that power is mightily controlling you inside. Huwag ka pong hahakbang ng anumang hakbangin na hindi mo tiyak na yung kapangyarihan ng Espiritu ng karunungan at kapahayagan ay nasa iyo dahil napakadali pong mapagod. At ang ikapapagod natin ay yung pag-uusig. Ang ikapapagod natin ay yung panlalait. Pero nais kong ating maintindihan na kapag yung kapangyarihang nasa atin ang tumatrabaho, mararanasan mo ang bunga ng kapangyarihang yon. What is the fruit of the Spirit? The fruit of the Spirit is love. And love always forgive. Love always suffers long, patient, and is kind. And napakahalaga po na yung kapangyarihan ay nasa iyo at hayaan mong malaya itong gumawa at nasa gayon hindi ka matakot sa kawalan ng pera. Marami po ang maaalab na Kristiyano, pero walang pera. Pero kung malalaman lamang ng bawat Kristiyano na ang pera ay nasa paligid niya, at kung titingnan po natin, halos lahat ng totoong simbahan ay walang sariling gusali. At ang dahilan, ano ang dahilan? Hindi nararanasan ng miyembro yung kapangyarihang nasa kanila na gumawa. Hindi po yan kung ano ang hanap buhay natin, yan po ay pagpapahintulot natin na yung kapangyarihang yun ay tayo po ay patatagin at gawing masunurin. O Banal na Espiritu, lingapin mo kaming lahat. At itong pagtuturong ito, milyon ang maaapektuhan. Kaya kasihan mo ng buong katotohanan ang pagtuturong ito sa gayon mapaparangalan at maluluwalhati ang Ama. So ang unang-una, yung kapangyarihang nasa akin ay hindi ko na tinitingnan ang aking kahinaan, hindi ko na tinitingnan ang wala sa akin. Kaya tayo natatalo, ang hinahanap natin ay yung mga bagay na wala sa atin, ibig natin, yung nais natin. Hindi dapat ganun. Ipakikita ko po sa inyo, si Jacob ay nabuhay sa sarili niyang lakas. Ano ang nangyari kay Jacob? Siya po ay pinapunta sa malayong lupain. Pero meron siyang magandang hangarin. Gusto niyang ang Diyos ay paglingkuran. Gusto niyang ang Diyos ay sundin. Pero mali yung kanyang pamamaraan. Inagaw niya yung birthright doon sa kanyang kuya. Kaya
Siya ba itinakwil ng Diyos? Hindi po, dahil pinahalagahan niya yung birthright. Pinahalagahan niya yung birthright o yung karapatan na pagpapala. At ako po'y naniniwala lahat sa inyo sa aking narinig, kayo nagpapahalaga dun sa pagpapala ng Diyos sa inyo, kaya kayo ay kasama ko ng tuloy-tuloy. That is good news. At ang kailangan na lamang ay ating patalasin yung inyong magandang hangarin sa pagluwalhati at paglugod sa Diyos. Nobody is to be blamed dahil lahat tayo ang gusto natin ay parangalan ng Diyos. Kaya tayo naririto para iyong maintindihan kung si Jacob ay pinagpala at patuloy na ginamit ng Diyos. At ang dahilan kaya siya ay ginamit ng Diyos dahil sa pangako ng Diyos kay Abraham na sinumpaan niya kay Isaac at kanyang isinakatuparan ay kay Jacob. Kaya kailangan iyong maintindihan na ikaw ay hinirang, ikaw ay banal. Huwag mong titingnan ang magagandang ugali mo. Tingnan mo muna kay Jesucristo, ikaw ay hinirang at ikaw ay banal. Paniwalaan mo yan kahit ikay sinungaling pa rin. Ito po, this is hard teaching but this is truths. Hindi itinakwil si Jacob dahil masama ang kanyang ugali, dahil sinungaling siya, hindi siya itinakwil. At siya nakipagtipan sa Diyos. Kung ako'y sasamahan mo at pagpapalain sa pagpunta ko sa aking amain, at kung ako'y sasamahan mong makabalik, lahat ng pagpapala, ang ikapong bahagi ay iaalay ko sa iyo at ikaw ang aking gagawing Diyos. So ang unang usapan dito ay ikaw. Hindi ang iyong asawa, hindi ang iyong mga anak. Ikaw muna ang iyong ayusin. Sabihin mo sa iyong katabi, ikaw muna ang mag-ayos. At pag naayos ka, gaganda ang ugali ng mga kasama mo sa bahay. Tanungin ninyo ang asawa ko, bakit gumanda ang ugali niyan? Dahil naayos ang buhay ko. Hindi ho po uro talata. Mas maganda po yung nakikita yung talata. Tingnan mo ang iyong katabi, kailan nakikita sa iyo si Kristo. Hello. Ulitin kong muli, hindi pa na inaalis ng Diyos ang pagkatawag mo. Isa sa katuparan ng Diyos yung pagkatawag mo. So anong nangyari? Nagkaroon ng encounter. Sa takdang panahon, nakainkwentro ni Jacob ang isang anghel. At siya ay nakipagbunok ng magdamag. Nasa Genesis 32 po yun, siya ay nakipagbunok. At ang sabi ng anghel, bitiwan mo ako, lubayan mo ako. Anghel, kayang-kaya niyang bunuin. Kaya po siya ay matibay at matatag because he believed na yung anghel na yun ang may dala ng kanyang pagpapala. At ang sabi niya sa anghel, hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako pinagpapala. That is prayer life. Kaya kailangan ang unang ating aasikasuhin ay ang ating sarili mabago para sa pagkabugnutin ay mawala ito sa atin. Para sa pagkamagagalitin, mawala ito sa atin. Hanggat nasa atin yun, hindi mababago ang ating mga kasama sa buhay. Mapalad ka at may kasama ka sa bahay na masama ang ugali, sila'y kasangkapan ng Diyos para gumanda ang iyong ugali at matalo ang kanilang masamang ugali. Hindi naman pwedeng palayasin mo yung iyong anak. Hindi naman pwedeng palayasin mo yung iyong asawa, at kung lumayas at bumalik, tanggapin mo pa rin. At sasabihin mo, unfair. E di magreklamo kayo sa Diyos. Hello? Is God unfair? No. Dahil ang utos niya, ibigin mo ang iyong mga kaibigan. Ay, kaaway pala. Alam pala ninyo.
So, ang ibigin ay mga kaaway, ang gagawa ng mabuti ay yung mga namumuhi sa iyo. Eh, hindi pa ninyo nagagawa yun. Hindi pa. Yan, tama. Hindi pa. Dahil lang pagkaharap natin yung masamang ugali na mahal natin sa buhay, kaya ka ganyan, kaya ka pa impyerno dahil hindi ka tumulad sa akin. Hello? Kapatid, ayusin mo ang iyong sarili. Mahal ka ng Diyos, maganda ang kinabukasan mo, maganda ang patutunguhan mo. Dahil linikha ka ng Diyos para sa isang pangarap na para sa iyo lang. Kaya maraming nai-scam dahil ginugoyo nila ang marami sa kanilang pangarap. Uunlad ang inyong buhay kapag kayo ay sumama sa akin. Hindi po ganun. Uunlad ang iyong buhay pagkasama mo ang Diyos. Amen po ba? At pagkasama mo ang Diyos, ikaw ay laging nakikipagnigat itong mayamang lalaking ito, nagutom itong panauhing mangangaral at siya ay dahan-dahang pumunta sa refrigerator ng madaling araw. At napahiya siya dahil itong lalaki ay nakaupo dun sa salaset at nananalangin at ang sabi niya, "Brother, ipagpaumanhin mo. Nagutom lang ako. Hindi ko ibig abalahin ang iyong debosyon." At ang sabi ng lalaki, makinig po kayong mabuti, napakayaman po nito, siya ay may-ari ng isang napakalaking negosyo. Pero patay na po siya. Pero ang sabi niya, alam mo, kailangang pag ako'y nakatulog ng kaunting oras sa gabi, kailangan gumising ako ng madaling araw at makipagnig ako sa Diyos dahil kung hindi ako makikipagnig sa Diyos, sa araw, napakarami kong pananagot at gawain. I have so many responsibility to attend to. And I will have no time with Him. So I see to it that every early hours of the morning, nakikipag-fellowship na ako sa Panginoon. Tingnan mo ang iyong katabi. Hello. Kaya nais kong ipaunawa sa inyo, maganda ang pangarap ng Diyos sa inyo at mangyayari yung pangarap ng Diyos. Jeremiah 29:11. So maganda ang pangarap ng Diyos sa inyo. Kaya huwag kayong nakikinig sa kung sino-sinong tinutuligsa ka kung ikaw naman ay umuunlad sa iyong buhay na relasyon sa Diyos. You can listen to our radio program on DWAD 1098 AM band Monday to Friday, 6:30 ng umaga at alas 10 ng gabi. Tuesday, alas 7 ng gabi. Saturday, alas 10 ng gabi. At Sunday, alas 7 ng umaga. Tayo po'y nasa EDS Radio ng Signal TV sa Channel 212 mula Lunes hanggang Linggo, alas 5:30 ng umaga at alas 5:30 ng hapon. Para po sa Facebook live streaming broadcast ni Brother Greg, maaari nyo pong i-search o hanapin ang Greg Durante Ministries fan page. Maaari nyo po kaming bisitahin para sa mga karagdagang impormasyon at preachings sa www.gregdurante.com. Hello? Sapagkat kung hindi ka umuunlad at ang pagunlad natin ay sa pamamagitan lamang ng tuloy-tuloy na feeding sa salita ng Diyos. Ngayon, ang isa pang lalaki, so ginamit si Jacob, ang isa pang lalaki ay si Moises. Dahil gusto niya yung narinig niyang pangarap ng Diyos sa kanya. Pero hindi niya hinintay ang takdang oras ng Diyos, kaya siya ay naging mamamatay tao at siya ay napatapon sa disyerto. At tanggap niya yung kaniyang kalagayan. Sapagkat alam niyang siya ay nagkasala. Pero ang hindi niya alam, ito po ang huwag ninyong kalilimutan. Ang pangarap ng Diyos ay nasa bawat isa sa atin at ito'y personal at ito'y walang katulad at inaalagaan niya ng Diyos. Yang pangarap na yan ay inaalagaan ng Diyos.
At si Moses, yung pangarap na yun ay inilagaan ng Diyos, kaya siya ay inilagay sa lugar na kung saan siya ay maiaayos ng Diyos ayon sa larawan ng lalaking magiging karapat-dapat dun sa pangarap na inilagay sa kanyang buhay. Kaya kailangan na maintindihan natin na hindi tayo nabuhay para mamatay lamang, tayo ay kailangang makagawa ng mga pambihira. You have to achieve great achievements dahil dun sa pangarap na inilagay sa inyo ng Diyos. At ano ang nangyari kay Moses? Napakahusay ni Moses. Pero anong sabi niya nung kaharap niya ang Diyos? Utal po ako. At siya ay tinawag ng Diyos the most or the very meek person on the face of the earth. So meekness is admission that you need God. Ang kaamuan po ay pagtanggap na kailangan mo ang Diyos. Tatanungin ko kayo, kailangan mo ba ang Diyos ngayong sandaling ito? Then you are meek. Dahil kailangan mo ang Diyos. Kaya nga po, ano ang nangyari kay Moses? Ginamit siya ng Diyos. At iba ang paggamit sa kanya, nakikipag-usap sa kanya ang Diyos, mouth to mouth, sabi, bahagi ng aklat ng mga bilang. At ang isa pang lalaki na duwag ay si Gideon. Kinausap siya ng anghel. Oh, valiant warrior of God. Who? Me? Bayani at magiting na lalaki ng Diyos. Ako bang kinakausap mo? Maaring akala mo ikay mahinang tao. Maaring akala mo ay wala kang naabot na mataas na pinag-aralan. Baka akala mo ay naisip mo wala kang pera. But I want you to hear that you are a valiant, great person of God. Hello? So, ang iyo lamang tatanggapin ay sumampalataya. Pero hindi pa rin naniwala si Gideon. Gumawa siya ng fleeces. Kung talagang totoo yung sinasabi mo, gawin mo ang ganito at ginawa ng anghel. Ang pangalawa ulit, gawin mo ang ganito at ginawa pa rin. At hindi pa rin siya naniwala. Bakit iginalang ng Diyos si Gideon na duwag? Tingnan mo ang iyong katabi. Dahil sa pangarap na inilagay sa kanya ng Diyos. Hello. Nandun na sa labanan, nakapili na ang Diyos ng 300 na kanyang pamumunuan. Pero siya ay nagdududa pa rin. Talaga lang, kasama namin ang Diyos dito ay mapupusok yung kanilang kalaban. 185,000 strong soldiers. At sila'y 300 sa kanyang pamumuno. Pero ang Diyos, pagpasensya ang Diyos. Kaya kahit nagka-ulit-ulit na nagduda si Gideon, eto ba, itinatamaan ka na, paulit-ulit na nagduda si Gideon, pinagbigyan pa rin siya. Pumunta ka, magsugo ka, pumunta ka dun sa kampo at makinig ka kung ano ang kwentuhan doon. Hello. So ang Diyos ang nag-advance news, breaking news dun sa mga sundalo na merong malakapangyarihang lalaki na lulupig sa kanila. Kaya sila'y sobra ang takot sapagkat ang kwentuhang narinig niya, Diyos ang kasama nila. Kaya kapatid, Diyos ang kasama mo. Kaya huwag mong ibasura yung pangarap ng Diyos. Ngayon, kailangan malikha ang pag-asa sa iyong buhay. Una, a person is poor not because he has no money, but because of the absence of a dream. Ang isang tao ay mahirap, hindi dahil walang pera, kundi dahil walang pangarap. Kaya marami pong namamatay na walang pangarap, kontento na sa pension. Hello. Kontento na sa kaunti
samantalang ang inihanda ng Diyos ay napakalaki hanggang sa kamatayan. Mauunawaan din ninyo yan later on. Sa ituloy natin ang Ephesians 1, verse 17 ulit. Kailangan maunawaan ninyo ito sapagkat ito ang simula ng pagkilos ng Diyos sa isang pambihirang paggawa sa bawat buhay ng lahat ng nakakarinig ng mensaheng ito. Una ay kayo. That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. Colon, verse 18. So what is the function, the duties and work of the spirit of wisdom and revelation? For us to know Jesus. And how shall we know Him? The eyes of your understanding being enlightened, that you may know what is the hope of His calling. So may tawag po ang Diyos sa iyo at sa akin, at kailangang magkaroon tayo ng pag-asa dun sa pagkatawag na iyon. Another truth, and what the riches of the glory of His inheritance in the saints. So the spirit of wisdom and revelation are both for the use na malaman natin, makilala natin si Jesucristo at magkaroon tayo ng pag-asa sa pagkatawag sa atin kay Jesucristo at ang kayamanan ng karangalan ng Diyos na nasa kanyang mana at ang kanyang mana ay nasa iyo at nasa akin sapagkat kabilang tayo sa mga banal. We are the saints. So the riches of the glory of His inheritance, yung yaman ng karangalan o luwalhati ng Diyos na nasa kanyang mga banal at ikaw ay carrier nitong riches of His glory. Ulitin kong muli, hindi tayo maglilingkod para bigyan ng kasiyahan ng Diyos. Tayo po ay naglilingkod dahil maligaya sa atin ng Diyos. Sa verse 19, and what is the exceeding greatness of His power to us who believe? According to the working of His mighty power. So, ang espiritu ng karunungan at kapahayagan ay ituturo sa atin, isisiwalat sa atin ang labis na dakil at walang katulad na kapangyarihan niyang nasa iyo. You have that power. Nasa iyo yung kapangyarihan yon. And you can heal your body through that power. Amen po ba? And you can succeed economically through that power. Kaya kailangan yung kapangyarihan yon ay iyong mahalin, iyong ibigin, iyong parangalan sapagkat yung kapangyarihan yon ang magbibigay sa iyo ng karunungan at makikilala mong si Jesucristo ay tapat at ang Ama ay tapat. Kaya nga kung titingnan natin sa 6:10, ituloy natin ni isang liham ito. Ano ang sabi sa Ephesians 6:10? Be strong in the Lord. Finally, my brethren, be strong in the Lord, not in your job. Not in your, hindi ka magpapakalakas ay sa iyong pension. Huwag kang laging nakatingin ay sa iyong pension. Huwag kang laging nakatingin ay sa perang tatanggapin mo. Ika'y tumingin at magpakalakas ay sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Sapagkat siya lamang ang makapagdudulot sa atin ng tibay at katatagan, kaunlarot, kapayapaan at buhay na hindi nagkukulang. Hello. Kaya kailangan ikay laging malakas sa Panginoon. Desire the power of God to work in our life 24/7. Ibalik natin sa verse 19 ng chapter 1. And what is the exceeding greatness of His power to us who believe? According to the working of His mighty power, comma, verse 20. Dito po nagtapos dahil dito nagkaroon ng period.
which He wrought in Christ when He raised Him from the dead and set Him at His own right hand in the heavenly places. Marami po ang kontento na sila'y born again. And that is incomplete. Kailangan po after born again, kailangan po ang baptism in the Spirit. That power that is given to me as well to you, the Spirit of wisdom and revelation, ito po ay ang banal na Espiritu. Yun pong rots ay isinakatuparan para maibigay. Na kanyang isinakatuparan sa pamamagitan ni Kristo, yung kapangyarihang yun dumating sa iyo at sa akin nung si Jesus Kristo, kayo ba'y naniniwalang si Jesus Kristo ay namatay at nabuhay na maguli? Kung kayo naniniwalang siya nabuhay na maguli, nasa iyo ang banal na Espiritu, at dahil nasa iyo ang banal na Espiritu, nasa iyo ang wisdom and revelation in the knowledge of Jesus, which He wrought in Christ when He raised Him from the dead and set Him at His own right hand in the heavenly places. So ano ang ginagawa ng Panginoon dun sa pagkaluklok niya sa kanang kamay ng kanyang Ama? Ano ang kanyang ginagawa? Tinitiyak na niya na ikaw at ako ay magtagumpay. Tinitiyak niya na ikaw at ako ay maging maunlad. Tinitiyak niya na hindi tayo madaig ng mga pagsubok at tukso. Tinitiyak niya na hindi tayo matalo ng mga gawa ng kadiliman. Kaya ang pangalawa, vision produces dream. So, kailangan makita mo ang iyong sarili sa iyong kinabukasan. Ano ang iyong kinabukasan? Sa Jeremiah 29:11, ipakikita ko po sa inyo and then ikukonekta ko ito sa iyong mga anak. For I know the thoughts that I think toward you. Yun pong thoughts ay the same as plan. For I know the plans that I think toward you, saith the Lord. Plans of peace and not of evil to give you an expected end. Alam ko ang bala ko sa inyo. Alam ko ang pangarap ko sa inyo. At ang pangarap ko, maging kayo ay maunlad sa inyong kinabukasan. Amen po ba? So ano ang mangyayari sa aming mga anak na mag-asawa? Sa Psalms 112, this is the vision. Verse 3. Wealth and riches shall be in his house, and his righteousness endureth forever. Wealth, ang wealth po, hindi po ito pera. This is who you are. Pag alam mo kung sino ka, mayaman ka. At yung pera ay idaragdag sa iyo. Hello. So wealth is who you are. And riches shall be in your house. And what are the riches? Hindi po pera-pera ito. Hindi po ito material na bagay. We are blessed with all spiritual blessings in the heavenly places. Love is part of that riches. And love cannot be measured in terms of money. Hello? So if in your house there is love, then your house is filled with riches. Hello. Iurong natin sa verse 1. Sa verse 1. Psalms 112:1. Ano po ang sabi ron? Praise ye the Lord. Blessed is the man or the woman that feareth the Lord, that delighteth greatly in His commandments. Sino raw ang pinagpala, sino raw ang mayaman, sino raw ang maunlad? Ang mga lalaki at babae na merong pagsamba at yung pong fear ay pagsamba at paggalang sa Diyos at pagtitiwala sa Diyos. Ikaw ba'y nagtitiwala na ang kagalingan ay para sa iyo? Ikaw ba'y nagtitiwala na ang kaunlaran ay para sa iyo? Then you fear the Lord.
You honor the Lord because you believe. Amen. That delighted greatly. Greatly. Ibig sabihin, hindi isang minuto lang ang iyong pagbabasa ng Biblia. Ang mga maligaya sa Biblia ay laging nagbabasa ng Biblia kahit sa panimulay wala siyang maintindihan. Basta basa ka lang ng basa. Hanggang maisakatuparan mo ang utos na nandun sa Biblia. At ano ang mangyayari sa iyo? Ito sa verse 2 ang mangyayari sa pamilya mo. His seed shall be mighty upon earth. Ang kanyang anak ay magiging makapangyarihan sa ibabaw ng lupa. The generation of the upright shall be blessed. Ang lahi ng mga matuwid, sino itong matuwid? Verse 1. Those who fear the Lord and greatly delight in His commandments. Am I qualified in this verse 1? Do I fear the Lord? So God is my witness. Do I delight greatly in His word? Kaya nga po, uunawain nating mabuti ang resulta kapag ako ay pambihira ang kaligayahan sa salita ng Diyos, ako'y nagpapakita ng aking mataas na pagsamba sa Diyos. At magmamana ang aming mga anak. Anong mamanahin nila? Verse 2. They will be mighty on earth. And what is mightiness? Malakas sila sa Diyos. Hello? Hindi po sa tao, sa Diyos. Kaya nga, iyong unawaing mabuti, yung pangarap na nasa iyo ay iyong tingnan. So, ang pangitain po is to see the unseen. Ang pananalig po ay paniwalaan mo yung hindi nakikita na nasa iyo na. So, I envision that my entire family will serve the Lord. Bago sila naglingkod, nakita ko na sila sa aking pangitain. Kaya hindi mo titingnan ng masamang ugali ng asawa mo, hindi mo titingnan ng masamang ugali ng mga anak mo, ang titingnan mo ay yung pangitain na dahil ikaw ay may takot sa Panginoon na personal at dahil ikaw ay maligaya sa kanyang salita, tingnan mo na may epekto yung iyong alab sa Panginoon. Ang iyong mga anak ay magiging makapangyarihan sa ibabaw ng lupa at malilikha ang isang lahi na may takot sa Panginoon. Oh, ang Diyos po ay napakabuti. Si Jabez ay isang lalaki na ipinanganak na malas. Ang mga taong malas ay yung mahilig sa bilog pag bagong taon. Nais ko pong ipaunawa na wala po sa mga bilog ang pag-unlad sa bagong taon, yan po'y na kay Hesukristo lahat. Amen po ba? Kaya nga, unawain mong mabuti. Bakit po ako ay merong pulpitong ganito? Paano ito na likha? Ito'y iginuhit muna. So bago po ito nabuo, iginuhit muna ito at linagyan ng larawan. Kaya ito ay nabuo. Ang pangarap ng Diyos sa iyo, magi kang maunlad, espiritu, kaluluwa, katawan at pinansyal. Yan ang pangarap ng Diyos sa iyo. Kaya kailangan pangarapin mo yung pangarap ng Diyos. Kailangan makita mo bago makita ito ng iba. Kailangan makita mo sa iyong isipan yung pangarap ng Diyos sa iyo. At ang pananalig ang iyong gagamitin para makapagpatuloy ka dun sa pangarap na inilagay sa iyo ng Diyos. Hello. Sa isang parisukat na lupa, sabi ko sa arkitekto namin, ganito ang bahay, dito ang kwarto, ganito, ganon. Opo, opo, opo. Hindi ko kayang iguhit yung nasa isipan ko, pero merong may kakayahan na iguhit yon. Ganito po ba? Kaunti pang medyo dito, hanggang mabuo yung nasa isipan ko. Kaya yung pangarap po ay isinusulat. Write the vision.
so that everyone will run when they see the vision. Kaya nga ating unawaing mabuti, magigikang attractive sa maraming tao dahil ikaw ay may pangarap. Ikaw ay may pangitain. At ang pangatlong, iiwan ko sa inyong katotohanan. Success is the sum total of your calling, vision, and dream combined. Ang tagumpay po ay kabuuan ng iyong pagkatawag, ng pangitaing laging iyong pinapangarap, at ng iyong pangarap na iyong pinaniniwalaang nangyari na bago pa ito maumpisahan. At ano ang nangyari kay Jabez? Siya po ay hindi naniwala na siya'y ipinanganak na malas. Ano ang sabi niya? Ano ang panlaban sa kamalasan? If you bless me indeed, hinamon niya ang Diyos, if you bless me indeed and enlarge my territory, kung ako'y pagpapalain mong tunay at palalawakin mo ang aking hangganan at sasamahan mo ako ng iyong kamay, if you bless me indeed and enlarge my territory and let your hand go with me that it may not cause pain. Ang pangarap pong hindi nangyayari ay nakasasakit po ng kalooban. Di po ba? Pag tinignan mo, matanda na ako. Hanggang ngayon, wala pa yung pangarap. Baka ikay gumawa ng tula na bigong pangarap at gumuhong pangarap. Wala pong mabibigong pangarap kung ito'y paniniwalaan mo hanggat ikay nabubuhay. Mangyayari yung pangarap na yun. Amen! Hallelujah! Because God is with that dream. Kaya sa pagtatapos natin ngayong ikatlong gabi, desire to always obtain a new experience with God. Hangarin mong araw-araw, meron kang bagong karanasan sa Diyos. Amen! At ano ang sabi ng Biblia kay Jabez doon sa kanyang panalangin? And God is delighted and pleased, and He gave everything that Jabez asked. Kaya yung lahat ng hihingin mo na batay doon sa pangarap na inilagay ng Diyos sa iyo, yung kapangyarihang nasa iyo, ang banal na Espiritu, ang magsusulsul sa iyo na ituloy mo yung pangarap. Alisin mo ang alikabok ng iyong pangarap at huwag kang maaburido sa ugali ng iyong mga mahal sa buhay. Ang iyong ipokus ay yung iyong pangarap dahil ang Diyos ay kasama doon sa pangarap na yon at yung kapangyarihan ng Diyos ay nandung ganap at buong-buo doon sa pangarap na yon. Kaya nang sabihin ng Diyos, gagamitin kita February 12 of 1982, gagamitin kita sa broadcast sa radyo. At yun po ay napalarawan sa akin. At yun po ay ginawa ko ng tuloy-tuloy. And then, July 1999, gagamitin kita sa television. So I believe, dahil ang atin lamang karapatan, sumampalataya sa Diyos. At pag ikay naniwala sa Diyos, wow, mararanasan mo ang kakaibang pagsama ng Diyos. What, this is the last challenge to all of you. What is inside you will be seen outside. Kung ano ang nasa iyong kalooban, makikita ito sa labas. Kaya siguraduhin mo na ikay nabubuhay sa pangarap ng Diyos. Amen po ba? At ang haba ng buhay mo, kasing haba ng pangarap. At ang buhay ay sa sandali na ang tao ay nawalan ng pangarap. Kaya nga po, unawain mong mabuti. God uniquely created us. Kaya kaiba ang pangarap ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi dahil ikay
mahina, hindi dahil ikaw ay babae o lalaki, ang pangarap ng Diyos, kapag iyong tinanggap at pinaniwalaan, hindi mo agad ito maiintindihan. Pero laging iyong ipagpasalamat ang kanyang pangarap. Ganito po ang umpisa. Salamat po sa pangarap na iyong inilagay sa aking buhay. Salamat po sa iyong kapangyarihan, banal na Espiritu na nasa aking buong pagkatao. And then later on, as you keep on declaring, thank you for the dream. Your dream lives based on your speaking of it. Ang pangarap, kahit hindi mo pa intindi, buhay yun hanggat sinasabi mo, thank you, Lord, for this dream. Thank you, Lord, for this power that this dream will be realized. At ang iyong gagawin is to act on this message. Isagawa mo itong mensaheng ito at doon mag-uumpisa ang magandang paglalakbay na kasama natin ang presensya ng Diyos. Tayo po ay manalangin. O Diyos aming Ama, dakila at napakabuti. Yung kapangyarihang nasa amin, pinaniniwalaan namin. At yung pangarap na inilagay mo, pinaniniwalaan din namin. At hindi kami titigil sapagkat ito ay laging iyong isa sa katuparan. Sa iyo ang kalwalhatian, Ama, sa pangalan ni Jesus, at ang lahat ay nagsabi ng Amen. Narito po ang mga schedules ng ating television program sa Trinity Broadcasting Network Asia, Lunes hanggang Webes sa ganap na 9:30 ng gabi hanggang 10:00 ng gabi. Tuwing araw ng Biyernes, 10:30 ng gabi. Tuwing araw ng Sabado, 11:00 ng gabi. At meron din po tayo sa Signal Television, GCTV Channel 185, Lunes hanggang Biyernes sa ganap na 10:30 ng umaga at 10:30 ng gabi. Mapapanood din po tayo sa Hillsong Channel via satellite, Lunes hanggang Sabado sa ganap na 6:00 ng umaga, 12:00 ng tanghali, 6:00 ng gabi, at 12:00 ng hating gabi. Patuloy na manood at patuloy na umunlad sa pakikinig ng salita ng Diyos. Pagpalain kayo ng ating Panginoon.